Okay, so welcome back ulit sa channel ko. Okay, so ngayon magkakaroon tayo ng another unboxing ng isang power tool na naman na nakuha ko sa Lazada. Samahan niyo ako today para i-unbox tong power tool. The lithium power drill. Tingnan natin kung ano meron ito. So, samahan niyo ako mga ka-DIY. Tingnan itsura, hindi ko in-expect na original to. Okay, so tingnan natin, isa-isahin natin uli kung ano nasa loob nito. Okay, simulan na natin. Alright. Okay. Pansin nyo, may naka-usli pang wire. So, sana hindi nasira yung wiring sa loob. Pero, so far, ito, naka-heavy case siya. Okay? So, ayos naman ang itsura from the labas. So, yung pagkakalagay pa lang ng sticker, medyo hindi na ganun kaganda. Hindi, diba? So, from labas pa lang, alam nyo na medyo hindi talaga ganun ka ganda yung quality. Pero again, ito naman, DIYer lang tayo. Hindi naman tayo professional or sabihin na natin madalas gagamitin ito. So, para sa akin, okay na to. Pagbubukas, okay? So, medyo umulan. So, sana hindi naman ganun kaingay sa background nyo. Pero, eto. Tingnan na natin. Okay. So, yan ang makikita nyo sa loob. So, meron siyang cordless driver manual. So, again nga pala yun. Nakalimutan ko. Cordless nga pala to. So, makakita ka ng battery na lithium ion. Nabanggit ko naman kanina, di ba? So, I'm sure maintindihan naman natin yan. Then, eto na yung pinaka power drill. Okay. So, mabigat siya. Hindi ko alam kung ilang kilo to. Ayan. So, nakikita nyo, pag pinindot, may power na rin. Okay. Sa totoo lang, first impression, ayun. Okay. Sana nakita nyo kung paano tanggalin. So, battery, may dalawa ng kasamang battery. Mapakita ko na lang. Okay. So, dalawang kasama na battery. Hopefully, maayos naman to. 12 volts. Ayan, 1.5 AH. Okay, makita. So, more or less, mga knock-off copy to. So, meron siyang charger na kasama. Charger na parang sa cellphone lang. Ganun lang, sobrang gaan. Okay. Tapos, eto, may mga kasamang tucks and tornilyo. Okay. Then, meron siyang kasamang impact drill yata o sorry, ano ba tawag dito? Wrench, okay? Yan, mga wrench. Meron rin siyang maraming kasamang mga screw head or sabi mo lang yung bit. Okay? Then, syempre, yung drill bit niya na mukhang pang kahoy naman. Tama, diba? Ito, pang semento. Okay, so merong tatlong pang kahoy, meron tatlong pang semento. So paano ko nalaman pang kahoy? Yung kahoy kasi usually matalim. Okay, yung sa semento parang hammer purpose yan, hindi siya talaga matalim. Ayan, kung mapapansin nyo. Okay, ito may naligaw dito, adaptor. Okay, adaptor may kasama. Ito, familiar naman siguro kayo dito. Ito yung mga mahirap ma-reach na mga location. Pwedeng retractable or nababaloktot yung stem. So far, yung grip is okay naman. Ang kinaganda nito, kaya pinili ko rin to dahil kaya mo kontrolin yung ikot sa trigger pa lang. Okay, pwedeng mabagal na ginagawa ko, ayan, sobrang bagal, pwede mo rin pabilisin. Okay,
So yun yung pinaganda nito. Naray ko ikabit yung mga screwdriver bit, okay? So far, okay naman siya. So meron siyang safety lock dito sa gitna. Pinush mo padulo, tagusan lang hanggang dito sa kabilang side, pwede mo rin push pabalik. Okay? So meron niyang gitna, mararamdaman mo naman na nasa gitna siya. Yun yung nakalock yung trigger. Okay? Ayan. Paabante, ayan. Nagiging iikot yan ng counterclockwise. Okay? Ayan. Push mo naman ng dulo rin, babaliktad yung ikot. Okay? So gusto mo mabagal lang yung ikot, pwede yan. Ayan. Okay? Then, pag nilakasan mo yung press, bibilis po siya. Ayan. Ang mahirap lang dito or ang wala lang dito sa feature na siguro kaya mumurahin rin kasi yung battery niya walang way para malaman mo kung ilan yung remaining charge. Siguro ang way na lang para malaman mo is yung LED na nasa harap. Okay? So aside from that, meron kang makikita ditong 1 to 18 na torque range. Okay? So ano ibig sabihin po ng torque range? Yan po, naiikot nyo lang. Kamay lang gagamitin nyo para iikot yan kung saan nyo gusto dalhin. Kung mababa na numero, ibig sabihin mababa yung torque niya. So halimbawa, pinepress mong ganyan at tumigil na yung tornilyo, papakita ko ha, i-demo. Ayan. So sana narinig nyo yung torque range pag nasa minimal number, okay, sa nasa mababang numero lamang, tatalon siya para hindi masira yung tornilyong i-screw mo. Pero pag nasa 18, kanina sinubukan ko, hindi ko kayang pigilan ng kamay lang. Ayan, may numerong 1 and 2. Actually, hindi ko po alam kung ano ibig sabihin nito, pero tingnan natin. Mukhang mas mabilis yung 2. Okay, lipat lang natin. Okay, so nilipat po siya sa number 1 uli. Mas mabagal yung ikot. Okay, yan. Okay, so another is yung hammer function. Ayan, kung makikita nyo, may hammer feature siya or function. Hindi nakakaalam, ginagamit po yung hammer function pag magbubutas ka ng sementong pader. Meron niyang parang movement na back and forth para hinahammer niya or pinopokpok niya yung matigas na pader. Okay, subukan rin natin yan. Function, lagay lang natin. Okay, nasa hammer function siya. So, pansinin nyo itong drill. Sa loob. Okay, siguro hindi ganun kalakas. Hindi ko, kasi yung mga ibang presyo, hindi ko talaga in-expect na complete yung feature. Hindi ko rin sigurado kung false advertisement to. Okay? Pero para sa akin, pilitin ko, hindi ko nakikita yung difference ng hammer function. O, parehong-pareho lang. Actually, ito, paggagamitin ko ito is pang screwdriver lang. Meron akong separate na drill and hammer na pang heavy duty. So, ito, alternate lang para at least hindi ka mayat-maya tanggal kabit ng mga drill bits, di ba? So, extra power tool ko to na gagamitin. At sa akin, hindi ko kailangan talaga yung mga branded kasi nga, hindi naman tayo professional, minsan lang naman ginagamit yan once a week or baka nga less, eh, diba?